Nung nalaman namin na naging positive yung asawa ko, nag-isolate agad kami ng mga anak ko, and kahit nasa bahay kami, nag-video call pa rin kami to check his situation. And then by tomorrow, nagpa-swab kami ng mga anak ko to make it sure kung nahawa ba kami o hindi. But sad to say, nag-positive nga kami. Nung araw na nagpa-swab kami, pinick up na rin pala siya ng mga taga-facility. At kinubitan na rin siya ng oxygen. Habang naman kami ay nasa hospital at pina-check up ko yung mga bata. And good thing, okay naman daw mga anak ko. Sayang nga kung alam lang namin na positive kami ng mga bata, edi sama-sama na lang kami nag-isolate sa bahay. Nung nakita ko si Mister na ganyan ang sitwasyon, sobrang alala ako. Habang kami naman nasa bahay, ay continue pa rin yung pagpapagaling namin. At syempre, hindi nawawalan yung worry sa asawa mo. Ako naman ay pagod na pagod rin, pero kailangan kong kumilos para sa mga anak ko. At yan ang susuob para kami kasi sabi nila nakakatulong din daw yan. Habang si Mister naman ay pinapakita niya sa akin na marami daw siyang turok at marami daw nilalagay na medicine. Yung pinakita sa akin ng picture na yan, medyo maayos naman yung itsura niya. Sabi niya sa akin, hirap na daw siya pero kailangan daw niya lumaban para gumaling at makauwi na daw siya sa bahay. After 1 month sa ICU guys, nilipat na siya sa recovery care, nag-clear na siya sa virus. At nung nakita kami, humahagulhol talaga kaming dalawa. At patuloy pa rin ang dasal namin, nagagaling na talaga si Daddy. Para makauwi na siya at makasama na niya yung mga anak niya. Tapos isang araw, biglang nag-collapse yung lungs niya guys at kailangan na daw siyang i-intubate. Ayun, wala akong choice kundi sundin ang mga doktor kahit ayaw niya. Nung time na yun, hindi ko rin talaga alam anong gagawin ko. Alam mo yung nagdadasal ka na hindi mo alam kung ano idadasal mo dahil paulit-ulit na lang. Lagi ko sinasabi sa kanya dyan, nalalaban ka para sa mga anak mo. Nalalaban ka para sa amin. And sad to say guys, iniwan na talaga kami ng daddy. 5 times siya nag-cardiac arrest at hindi na niya kinaya. Nung time na nakikita ko siyang nahihirapan, dinadasal ko sa Panginoon na huwag mo siyang kunin dahil kailangan na kailangan namin siya. Pero minsan nakikita ko siya nahihirapan. Sinasabi ko din na pwede na siyang umalis kasi ayokong nakikita nahihirapan siya. Sometimes you have to accept the fact that certain things will never go back to how they used to be. Life goes on. Kahit mahirap, kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay dahil meron pa akong mga anak na umaasa sa akin. Kailangan kong maging matatag dahil ako ang source of strength ng mga bata. Farewell to my dear husband. Until that moment we meet again. Mahal na mahal ka namin.